Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala Nabi Muhammad. Nawa yung kapayapaan, awa at pagpapala ng Diyos ay nasa inyo. Purihin ng Diyos, Panginoon ng Sanlibutan, at ang mga panalangin at ang kapayapaan ay nasa sugo ng Diyos. Nawa ang panalangin ng Diyos at ang kapayapaan ay nasa Kanya. So, magandang umaga po dito sa amin sa Saudi Arabia at magandang hapon naman po dyan sa atin sa Pilipinas. At so, ayan po. Hindi po kasi nagbabasa ng Quran kasi po ay meron tayong buwa ng dalaw. So, alhamdulillah at pinagpalang umaga po sa ating lahat na mabiyayang pagpapala ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa atin, sa ating lahat na mga Pilipiniya. So, nais ko lang pong magbanggit sa iba at dun sa mga tao na nakasuporta po sa Islam, sa atin po, sa ating pananampalataya, sa tatag na ibinibigay sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga taong mapanghusga sa atin. So, ayan po, nagkaroon na po ng viral doon sa isang, alhamdulillah, sa iyo, General AFP Chief General Gilbert Gapay. Kami po ang panalangin po namin sa iyo ay maunawaan mo ang kabutihan na itinuturo ng Islam na kailanman ay hindi kami nakarinig ng kahit anong masama sa amin. Huwag po sana tayong magbintang ng mga bagay na hindi naman dapat nating ibintang sa mga taong wala namang ginagawang kasalanan. Na ibintang natin na ang pagtuturo sa madrasa ng Islamic madrasa is about sa terrorist, pinagmumulan ng mga terrorist. Allahu Akbar. Astaghfirullahu latim. Ipinapanalangin po namin ng iyong kabutihan. Kahit pa ikaw ay nagsasalita sa amin ng mga ganyang paghihinala na wala kang katibayan. Napakamali po ng iyong pagpapahayag ng ganyan. Tingnan mo po lubos ang pag-suporta sa amin ng especially po kay President Duterte, kay Robin Padilla, Isko Moreno, kay Abdu Sakur M. Tan, kay Mujib Hataman at kay Commissioner Yusef J. Mando. Maraming salamat po doon sa mga taong yun na nakasuporta at naniniwalang ang Islam ay walang katuruan na masama. At hindi kailanman kami nagtuturo ng masama kanino man. Sa totoo lang po, alam niyo yung mas nagiging tatag namin? Kasi dito sinusubukan ng Panginoon ang tatag ng mga Muslim. Kaya sabi ko sa ating lahat, huwag tayong susuko. Bakit? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangkatauhan, ang nagbibigay sa atin upang tayo ay mas maging matatag at magumpok-umpok bilang kapatirang Islam. Yan ang katotohanan. Binibigyan tayo ng Panginoong Allah upang mas maging magkakasama, maging magkakaagapay sa lahat ng pagsubok na ibinibigay niya. Dahil alam niya, ang mga taong malakas ang pananampalataya kailanman ay hindi bibitaw, bagkus ay magiging matatag. Kaya alhamdulillah, napaka-blessing ito para sa amin. Bakit? Tingnan nyo, naglalabasan yung mga taong suporta sa Islam. Kasi katotohanan, simula nang ako nagbalik Islam, niwala akong narinig kahit isang anong masama na nakatala sa Quran. 7 times ko na siyang nabasa ang Quran, pero wala kahit isa mang salita akong narinig. Naandun ang pantay na pamamahayag. Na mahirap tanggapin ng iba na bakit ako natanggap ko na si Kristo, Panginoong Kristo na noon ay tinatawag ko, ay pinanindigan kong isang sugo at propeta ng Panginoon. Yun, diba? Binibigyan tayo ng chance ng Panginoon para maunawaan. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Kung paano mo siya sasambahin. Nasabi ba, bakit ka ba sasamba sa iba? Bakit ka mamamagitan ng iba? Gayong kaya mong lumuhod, ikaw man ay nakatayo, nakaupo, o maglakad, manampalataya sa kanya, kahit pa ikaw ay tumatakbo, tawagin mo ang pangalan niya. Panginoong tagapaglikha, kung hindi mo mabanggit ang Allah, banggitin mo ang tagapaglikha. Ngunit huwag mong banggitin ang Jesus. Propeta Jesus, sa aming mga Muslim, siya ay mahalaga sa amin, pero hindi namin siya sinasamba bilang Diyos. Dahil hindi siya kailanman magiging Diyos. Siya ay katulad nating tao, ngunit mataas ang pagkakalikha sa kanya dahil siya ay hinirang bilang isang propeta.
Napakaganda po ng pagpapaliwanag namin. Hindi kayo nasasaktan, ngunit hindi nyo lamang matanggap ang katotohanan. Yun po yun. Subhanallah. O dun sa ibang relihiyon po, wala, sabi nga, binigyan tayo ng puso at isip ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, may magiging kautusan po sa inyo na bago. Sundan niyong sambahin ang internet sensation, sensational influencer internet na namatay na si Carlos Acutis. Subhanallah. So, sasamba po ba kayo? May sarili kayong isip at puso. Dapat bang padaanin niyo sa isa ring tao na gagawing santo? Kayo po ay binibigyan ng opsyon ng Panginoon. Kami, Islam? Saan mang oras kami magpunta, manikluhod? Kung tatama ang aming paninikluhod ng sala, magsasala kami. Yuyukod kami ng pasasalamat sa nag-iisang tagapaglikha. Sino ba si Allah? Si Allah ang nag-iisa. Sa Kanya ay walang anuman ang maihahalintulad. Wala siyang kapareha. Pero anong ginagawa ng tao? Libo ang ipinapari sa kanya, milyon pa siguro na rebulto. Hindi mo kailangang padaanin sa rebulto o sa anumang klase ng nilikha ng tao. Ikaw sa sarili mo, humiling ka sa Panginoon na tagapaglikha mo at tagapaglikha namin. Paano ang tao kung walang pagdarasal? Paano sa araw ng ating kamatayan? Bakit kami nagpapaalaala? Para maunawaan nyo kung ano ang halaga ng buhay na ipinahiram sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa sa inyo yan. So susunod na naman kayo. Kikita na naman ang mga propo. Kikita na naman ang kung sinong dapat kumita. Hahayaan nyo ba na ang pananalig natin sa Panginoong Allah ay pagkakitaan ng iba? Hayaan niyo ba na ang tuwing pananalig natin sa Panginoon ay bibili tayo ng kung anong rebulto meron ng ipinag-uutos nila? Kayo po, kaya po ako nagsasabi ng ganito. Ito po'y para sa inyo. Ulitin ko po, kami mga Islam, hindi po kami nagtuturo ng masama. Malayo po sa katuroan ng iba. Okay, kung sa katuroan ng Katoliko, sabihin natin, oo, nagmula ako sa Katoliko at sinasabi ko din, nung ako'y Katoliko, isa akong ligaw na tao, di ako tumatawag sa Panginoon. Di ako nagdadasal, di ako sumisimba. Oo, 5 beses lang ako nakasimba sa loob ng 33 years. Totoo yan, bakit? Pakiramdam ko pag pumapasok ako sa simbahan, parang pakiramdam ko nakalibing ako. Takot ako sa simbahan. Yung pala may kulang. Sa tuwing papasok ako na makikita ako maraming rebulto, hindi ko alam kung ano nasa puso ko. Kahit nung kinasal ako, nung unang kasal ko, hindi ako nakasal sa simbahan. Dahil ayoko. May pagkakaiba eh. Minsan, nasa loob ako ng simbahan, sabi ko, bakit gano'n, naghihintay lang na sasabihin ng pare na lumuhod ka. Ihintayin mo pa yung sasabihin ng pare para lang manampalataya ka. In a way na kaya mo sa sarili mo, manikluhod ka sa loob ng bahay mo. Magdasal ka. You don't need to go outside. Ikaw sa harapan mo, nasa kwarto mo, nasa sala mo, naalala mo yung Panginoon. Alam nyo ba yung biyaya na ipagkakaloob sa'yo? Hindi man dito sa mundong ito, sa kabilang buhay. Na hindi alam ng marami. Nakakalimutan ng marami. Katuruan sa Katoliko or sa ibang relihiyon. Tingnan nyo nangyayari sa Pilipinas. Yung mga kabataan, nag-aaway, nagsasabunutan sa kalye. Allahu Akbar. Ano, nasan yung guide ng magulang? Diba nakakaawa mga anak nyo? Bakit matatapang ang mga anak? Kasi walang magulang na nag-guide ng pagturo ng kabutihan at kagandahang asal.
Bismillah. So, kung titingnan nyo po sa internet, yung mga bata na nagkakasakitan, ipinapakita pa nila kung gaano sila katatapang, hindi niya madadala sa ating kamatayan. Nakakaawa yung mga batang ganun na hindi napapahintulutan ng magulang paano matuto ng kabutihan. Siguro nakikita nila sa magulang nila na matatapang. Diba? Alhamdulillah, yung mga anak kong lalaki, hindi mo makikita ang gala sa kalye. Umaabot ang isang linggo, isang buwan, nasa bahay lang yung binata ko. Alhamdulillah. Ni hindi makipaglaro sa mga babae. Lagi sinasabi ng anak ko, hindi ako mag-aasawa, mami, hanggat wala ka dito. Hindi rin ako maglolo ko ng babae. At lagi kong paalala sa kanya, alalahanin mo, may kapatid kang babae, may mami ka, may lola ka, may mga tita ka. Hindi ka makikipaglaro, hindi ka magloloko, hindi ka mambabastos ng kahit sinong babae. Yan ang lagi kong katuruan sa aking mga anak. Diba? Paano yung bata na walang pagpapahayag ng katuruan mabuti sa magulang? Na nakikita ang mga magulang, wala nang ginawa kundi mag-inom, makipag-chismisan everyday, sa halip na pahalagahan, kausapin ang anak, bigyan ng magandang pangaral. Hindi magawa. Saan doon ang katuruan ng Katoliko? Nasaan yung katuruan ng Katoliko sa kabutihan? Mapipili mo, mabibilang mo ang Katoliko na talaga namang kapag may kaaway ay hindi talaga papatol. Iyon ay ang mga taong may takot sa Panginoon. Pero paano yung karamihan na Katoliko na sobrang tatapang? Sabi nga, ano ba ang mga taong nananampalataya? Yung mga taong nananampalataya, hindi nagiinom, hindi nagsusugal. Ano pa? Hindi nakikipag-away, hindi nakikipagtalo, hindi nagsasalita ng masakit sa kapwa, hindi nananakit. Yan po ang mga taong may takot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kabaligtaran ng hindi sumasampalataya na nagiinom, nagsusugal, nakikipag-away, nakikipag-chismisan sa bahay ng may bahay, pag-uusapan ng buhay ng iba. Hindi nakikipagtalo, hindi nakikipagtalo upang siya ay matalo, bukod tanging kataas-taasan ng pride nila. Yan ang mga hindi sumasampalataya. Kasama ng pagpatay, pang-aabuso, pananakit sa mga anak, pananakit sa nanay, kapatid, at kung sino man. Magkaiba po sa mga taong sumasampalataya. Alhamdulillah. Malaki po ang difference nun. Kaya huwag niyong ibuntun sa aming lahat na kami mga Muslim ay masasama. Malaki po ang pinagkaiba ng pananalita ninyo sa pananalita namin. Huwag naman po sanang ganun. Sabi nga, we stand our words and you stand in your words. We stand in our good way and you stand in your way. Do your way in a good way. Huwag yung kami yung sirain nyo. Tingnan nyo yung daanin nyo kung paano. Imagine nyo sa Muslim. Sa Muslim ko nakita kung gaano kabubuting tao nang dumating ako dito, hindi ako Islam. Sa Islam ko nakita mga Muslim, kapwa Muslim ko, na hindi pa ako Muslim, tinanggap ako na ako'y Katoliko. Tinanggap nila ako bilang tao nang may pagrespeto. Bakit ako nagnikab? Dahil sa Muslim. Nakita ko kung gaano kaganda ang turo nila. Alam nyo dati ako, sino ako tao dati? Halos maghubad na ako. Sabi ko nga, walang sino mang tao ang hindi makasalanan sa mundo, ngunit maaaring magbago. Allah! Kung alam nyo lang kung ano ako dati, wallah. Wala akong pahalag sa kahit kanino tao. Naalos hindi ko natakpan yung katawan ko. Alam niyo kung gaano pakiramdam na natakpan mo yung katawan mo? Ma! Yung isang
Islam ang nagpabago sa akin at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tulong ng ibang sister sa akin na nalalangin para maging Islam ako, ito ako ngayon. Ni ayoko magsalita ng masama sa kapwa. Bakit? Dahil yun ang katuruan sa Islam. Pero bakit pinipilit ninyong sirain kami? Yung iba na wala namang ginawang masama sa inyo. Wala namang kayong katunayan na yun kami. Yung Maute, yung ISIS, hindi sa amin yan. Kasi wala silang panatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kami pumapatay. Niayaw namin ni isang pitik sa tao. Niayaw namin ng isang pitik na makasakit sa kanila. La. Astaghfirullah ulatam ya Allah ya Rabbi. Kayo po, sa sarili nyo, nakakaalam kung paano kayo tatawag sa Panginoon. Sabi nga sa amin, si Propeta Jesus kailanman ay hindi namin kinalimutan dahil siya ang nag-iisa at tanging magbabalik dito sa araw ng paghuhukom upang patunayan na ang sinasabing naming mga Muslim ay totoo. Totoo po yan. Sa araw na paghuhukom na tayong lahat ay pipila sa araw ng pagsusulit nating lahat kung ano ang ginawa natin nang binigyan tayo ng buhay dito sa mundong ito ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ba'y nakaalala sa Kanya o nakalimot sa Kanya? Saan ka? Nasa amin, mas madalas kami mga Muslim, pinagtatawanan nyo sa tuwing kami nagsasala? Alhamdulillah, sa bawat pagtatawanan ninyo sa amin, ang balik noon sa amin ay biyaya. Imagine ninyo, alhamdulillah, 3 taon na ako walang trabaho. Ang biyaya ng Panginoon ay nasa amin. Ni hindi nagkulang sa aking mga anak. Yan ang kabutihan ng Panginoon sa mga taong may pagtitiis, pagpapatawad sa mga kapwa niya na nakakasakit sa kanya. Sabi ko nga, kahit ilang beses nyo kami libakin, hindi kami susuko. Bakit? Hindi kami natatakot sa kanino man sa inyo. Natatakot kami, tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang lumikha sa inyo at ang lumikha sa amin. Doon kami natatakot. Sa araw na titipunin tayong lahat na tao. Wala kaming ibang hinihinga ng tulong, ibang lakas, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At doon naman sa ibang Muslim na sa ibang Muslim, sabi ko nga, hindi naman perfecto lahat. We can give them a chance. Lagi natin silang pagbigyan. Kung may nagawang mali, maaari pang itama. Huwag nating hayaan na mabulis sila or ano. Siguro may time na shaitan otkol. Alam niyo yun, pag si Satanas ay pumapasok, may time na mahina ang kanyang iman. Huwag natin i-push na mas lalo siyang malubog. Turuan natin siya, i-guide natin siya, maaari natin siyang i-message. Kung i-message natin siya, maaari siyang makinig. Kung ayaw naman niya, nasa sa kanya na yun. Huwag natin hayaan mabulid yung ibang brothers and sister natin sa kamalian. Ituro natin kung ano yung magiging katamaan nila. So, yun po. At doon po kay AFP Chief General Gilbert Gafay, pinapanalangin po namin ang iyong kabutihan at pagpapala ng Panginoon. Allah subhanahu wa ta'ala ay palaging sumaiyo. Nawa sa paggising mo ay maging gabay mo ang Panginoon sa pagkilala sa amin bilang Islam. Na hindi mo nauunawaan kung ano ang iyong mga nabanggit na salita. Na katotohanan, walang katotohanan ang anumang ibinibintang mo sa amin. Kami po'y mabubuting tao at kailanman ay hindi makasasakit sa inyo. Ano man ang iduda mo sa amin, iyan ay iyong kagustuhan at iyong sariling kamalian. Hindi po iyan sa amin. Hindi po iyan sa amin babalik. Ngunit kami na andito lamang para idepensa ang aming sarili na kami walang ginagawang anumang kamalian dito sa mundo na ikasasakit ninyo.
Imagine ninyo kahit po sinabi niyong ganoon ang paaralan, gaano kasakit yun sa mga bata na nag-aaral ng kabutihan ng salita ng Panginoon na pagbibintangan mo ng ganoon. Alam mo ba kung gaano? Allah, alam mo ba kung gaano kasaya sa puso ng mga bata ang makarinig ng bawat magagandang salita na sa paglaki nila ay dala-dala nila? Tapos sasabihin mo, ganun ang katuruan, may katuruan sa Islam about sa terrorist? Allahu Akbar! Kung alam mo lang kung ano yung nilolob ng Quran, Allah, hindi ka magsasalita ng ganyan. Hindi mo alam kung ano at gaano ako nabago nang basahin ko yung Quran na yun. Yun yung tinuturo sa school. Walang anumang libro ang ihihigit. Allah, masigit pa sa katuruan ng kahit ano sa paaralan. Hindi mo naunawaan yung sinabi mo tungkol sa amin. Hindi mo naunawaan kung gaano kabuti ang magiging puso ng mga batang yon na tinuturuan sa paaralan. Hindi mo alam kung ilang Katoliko ang nakikinig sa bawat salita namin. Yan ay nagmumula sa Quran. Huwag po ganun. Napakasakit sa amin mga nananampalataya na pagbibintangan kami ng ganun. Wala kami ginagawa masama, Allah. Allah. Paano na lang yung mga bata kung halimbawa bigla na lang pumasok kayo, mag-grade kayo, nagulat sila, wala naman silang ginagawa masama. Ya Allah, ya Rabbi, nawa ang kabutihan ng Panginoon ay ipagkaloob niya sa iyo para malinawan po yung isip mo. Wala kaming ginagawa masama. Wallah, wala kaming ginagawa masama. Dalawa lang ang hindi matanggap ng tao. Dalawa lang ang pinahahayag namin bilang kami mga Muslim na si Jesus kailanman ay hindi magiging Diyos o anak ng Diyos. Dalawa lang po yan. Ngunit siya ay mananatiling propeta ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, Panginoon ng sangkatauhan. Yun po yun. Yun lang ang hindi matanggap ng tao. Ginagalang pa rin namin kayo. Do your way and we do our way. Kung may takot kayo sa Panginoon ninyo na sinasamba ninyo, then ipahayag nyo ang kabutihan na meron kayo. Huwag nyong alisin nyo yung galit nyo sa kapwa nyo. Dahil kami Muslim, hindi galit sa inyo. Kahit pamurahin nyo kami, sabihan nyo kami ng gago, bobo, go ahead. Pero hindi kami ganon sa inyo. Bakit? Kasi pag ginawa namin yun, tinularan na namin kayo. Bakit kahit murahin nyo kami, sabihan nyo kami ng mamamatay tayo, iniiyak namin? Kasi hindi naman kami ganon. Bakit kami nakaka-travel ng ibang bansa kung kami mga terorista? Ang mga Muslim ay mamamatay tao. Alhamdulillah. Na-imagine ninyo, sa tagal ng panahon, ha? Sa tagal ng panahon din, yung mga Muslim sa Mindanao, matagal na nahimik. Yung sa part na hindi kilala ng Manila, hindi kilala ng Cavite, hindi kilala ng Kabihasnan. Pero yung mga Muslim, tahimik, nananampalataya sa Panginoon. Ngayon, ano? Nakikilala ang mga Muslim dahil sa kabutihan nila. Pero may mga tao pa rin talagang sumisira at pinipilit na sirain sila at kami.
Bakit? Kasama yan sa buhay. Ang Satanas. Satanas. Ibig sabihin, yon ang maghihila sa tao upang mabulid ang kaluluwa mo. Saan ka pupunta? Nakikita na ngayon, nakikilala na ang Islam. Gumagawa ng paraan ng Panginoon. Isa kami sa naging balik Islam. Hinila niya sa katotohanan upang ituro sa tao ang kabutihan at hindi kasamaan. Diba? Imagine nyo kung ako ba hindi naging Katolik, kung ako ba hindi naging Muslim, baka hindi ako ganito. Hindi ako nakakapagturo sa kapwa ko ng kabutihan. Baka isa na rin akong liko-liko ang daan. Baka wala na akong ginawa kundi magmura. Totoo po yan. Isa po ako sa mga taong naging makasalanan dahil ang bibig ko ay hindi ko maiwasan ng pagmumura nung ako'y hindi pa Islam. Totoo po yan. Pero ngayon, nilinis ng Panginoon ang aking dila, ang aking bibig, ang aking puso at ang aking isip. Matuto kang magpatawad, magbigay, magpakumbaba. Iyan ang katuruan sa Islam na hindi nalalaman ng iba. Ngunit nalaman namin, bakit? Kasi kami ay tinanggap ng buo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingnan niyo yung difference. Yung pong isinasample ko na sa akin na lang po yung sample. Tingnan niyo po yung sample sa akin. Isa akong taon dati na kahit magtanong kayo sa pamilya ko, sa lahat ng nakakakilala sa akin, isa akong palaway na tao dati. Totoo po yan. Hindi mo ako makikita ang magpakumbaba sa isang tao. Nakakapagsalita ako ng hindi maganda sa kapwa ko. Pero lahat yon ay binago ko. Bakit? Kasi yun ang katuruan sa Quran at sa Islam. Imagine niyo yun. Ang Panginoon na nagbibigay ng pagkakataon sa sino mang taong lumapit sa Kanya. Paano kung ikaw hindi ka lumalapit? Paano lalapit sa iyo ang Panginoon? Kailan ka palalapit sa Kanya? Kapag napahamak ka na? Napakaraming halimbawa ang Panginoon dito sa atin sa mundo na hindi nakikita ng iba. Walang taong perpekto. Walang sino mang taong perpekto. Ang isang taong pinakamakasalanan sa mundo, maaaring magbago. Kahit pa ikaw, sa sarili mo, ang pinakamakasalanang tao, kung babaguhin ka ng Panginoon, ay mababago ka. Kahit pa gaano ka kasama, kapag itinakda ka niyang mabago, ay mababago ka. Yun kami. Bakit kami nandito? Dati, isa ako mag-iinom. Nag-iinom ako. Alhamdulillah. Takot na ako. Baka lamhap na alak ka. Sa takot ko sa Panginoon. Bakit hindi nyo yan? Ipahayag namin ang makakabuti sa inyo. Huwag nyo kami sirahan. Ipahayag nyo kung anong mabuti na salita sa inyo at ganoon din kami. Huwag nyo tingnan na kami ang pinakamasamang tao dito sa mundo. Magkaroon kayo ng pagbibigay at pagpapatawad sa kapwa niya o pagmamahal. Madadala natin yan hanggang sa ating kamatayan. Yung pagbabahagi natin ng kabutihan na meron kayo sa relihiyon nyo at ganoon din kami sa relihiyon namin. Allah.
Kung alam nyo lang kung gaano kasarap yung lumilipas yung araw ng tao na nagdasal tayo, na lumuluhod sa Panginoon, sa tuwing babanggit kami ng Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumidin, Iyaka Nabudu wa Iyaka Nasta'in, Idina Siratal Mustaqim, Siratal Lazina An'amta Alayhim, Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin. Kung alam nyo lang, kahit hindi, kahit kung sa Tagalog, unawain nyo, napakaganda. Yung sakit na nararamdaman mo or bigat ng nararamdaman mo, mawawala sa ganda ng bawat salita niya. Pinapatawad namin yung ibang nagsasalita sa amin ng masasama. Bakit? Kasi alam namin na hindi pa sila nakakaunawa. Yan ang Islam. Patawarin mo ang mga taong nakapagsasalita sa iyo ng masama sapagkat ikaw ang taong nakakaunawa. Diba? Darating ang araw, kayo mismo sa sarili nyo, gagamitin nyo ang isip nyo at ang utak nyo kung paano mauunawaan ang kabutihan na turo ng Islam. Kami po ay gabay lang para magkaroon kayo ng idea na hindi ang katuroan namin ay masama. Na hindi kailanman kami magtuturo ng masama. Nagtanong ako ng ibang Katoliko, paano yan kapag dumating na yung rebulto ni Carlo Acutis, sasamba ba kayo? Ano ang sagot nila? Hindi. Bakit kami sasamba? May isa nagtanong, paano kung pag hindi kami sumamba ay patayin kami? Hindi obligasyon, hindi dapat pumatay kung ayaw sumamba ng isang tao. Dahil kung pumatay sila, nang dahil hindi sa pagsamba kay Acutis, Carlo Acutis, yan ay magiging kasalanan nila dito sa mundo at sa kabilang buhay. Bakit? Dahil ang ayaw sumampalataya na pinasasampalataya nila ay pinatay nila. Iyon ay isang malaking kasalanan. Maraming Katoliko ang umaayaw. Maraming Katoliko ang nagsabing, paano kung halimbawa dumating na yun dito? Kung totoo nga, di kami sasamba din. Sabi ko, kayo, iyon naman ay nasa sa puso ninyo. Tinan nyo mga nagtatanong. O, diba? Ano, sasamba kayo? Hindi po. Hindi kami sasamba doon. Ba't kami sasamba? Tao lang din naman yun. Imagine ninyo, ginawang santo. Sabi ko ba, saan ba nagmula si... Tanong ko doon sa iba. Saan ba nagmula ang Black Nazarene? Imagine, sinamba din ang Black Nazarene. Ang Santo Niño. Saan ba nagmula ang Santo Niño? Ang daming Santo Niño, libo na din. Or... dahil binibenta pa, pinagkakakitaan. Diyos ba naman ibinibenta? Ano? Alhamdulillah sa Islam, nag-iisang Diyos ha. Walang sino man ang sa kanya ay nakakakita. Malibang pahintulutan niya. Nag-iisa yun, si Allah Subhanahu Ta'ala, ang Panginoon ng sangkatauhan. Ang lumikha ng kalangitan, kalupaan, karagatan, hangin, na hinihinga natin, kabundukan, kailaliman ng karagat-ragatan, ano pa, kasulok-sulukan ng mundo, kaibabawa ng kalangitan, bituin, kalangitan, ano pa, Allahu Akbar. Wala, walang sino man ang higit sa kanyang nagawa at nilikha tayo bilang tao upang sambahin ay tanging siya. Yun ang Allah Subhanahu Ta'ala. Ay, saan yung iba? Nagdagdag na naman ang bagong Diyos. Ano sabi ni Ellie? Ang gabay ng Panginoon ay nasa akin, kaya't ako ay Diyos na din. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ang gabay daw ng Diyos ay nasa kanya, kaya't siya ay Diyos na din. Sabi niya, hindi ko naman sinabing ang Diyos ay hindi isa. Ano ba yung sinabi niya? Napapaano na lang ako eh. Astaghfirullah, uladan, astaghfirullah. Tsaka the way he speak, hindi ko alam kung paano napapapaniwala niya ang mga tao. Or nahihila niya sa kasinungalingan niya. So, kayo po bilang tao, ang makakaalam sa sarili nyo. Sabi ko nga, kahit kayo sabihin nyong galit kayo sa amin, hindi kami magagalit kailanman mga Islam sa inyo. Hindi. Kasi alam namin, darating ang araw, kayo mismo sa sarili nyo ang gagabay, hindi lang kami. Nandito lang kami, nakatatag, matatag kami. Matatag kami nananampalataya sa Panginoon na darating ang araw. Darating ang araw, magiging kaisa namin or mauunawaan ninyo kung anong kagandahan ng Islam. Wala! Kung sakali man darating ang araw na pagkuha sa atin ng Panginoon na sabay-sabay tayo, maaalala nyo ako, wala! Maaalala nyo ako! Hindi ako magkakalas ng loob. Magkaganito kung hindi nakagabay ang Panginoon. Pero ako ay isang alipin lamang niya. Hindi higit pa. Wala ako kahit anong kaalaman na hindi nagmula sa kanya. Wala akong kahit anong biyaya na hindi nagmula sa kanya. Minsan kahit ako hindi makapaniwala bakit ako napili ang Panginoon. Ang Panginoon lang ang tanging nakakaalam. Sa tuwing iniisip ko yung mga pangyayari sa akin na hanggang ngayon nakatatak sa akin, na nung bata ako, lagi ako nasa bubong, tinitingnan ko yung mga bituin. Sino ba gumawa niyan? Paano ba nagawa yan? Hindi ko po pinapahalagan ng Diyos. Hindi ko po pinapahalagan si Allah kasi wala akong alam. Nagtatanong lang ako. Musmus na nagtatanong. Ano yan? Na ngayon naunawahan ko na hanggang tumanda ako, tingnan nyo yung kalangitan, nandun yung pwesto ng mga bituin na hindi nalalaglag. Saka ba yung tulata ng Allah subhanahu wa ta'ala? I-imagine ninyo natatapos yung buhay, yung araw natin dito sa mundo. Na hindi tayo nakapagdasal, paano pa yung mga taong nagdadasal? Kami, na mga sumasampalataya, maligta lang kami ng isang minuto. Yung konsensya namin, yung pakiramdam namin, na naku, magdasal na tayo, ang Panginoon ay nag-aabang sa ating paninikluhod. Kung alam nyo lang, kung gaano kasarap ang lumuhod, at magpasalamat sa Panginoon, napakagaan sa pakiramdam. Yung iluhod mo, yung pagiging mataas mo, nasa iba mabigat sa paningin, gaano kagaan sa amin. Ikaw ba na may takot sa Diyos? Gusto mong manakit sa kapwa? Ikaw ba na may takot sa Diyos? Bakit ka nagsasalita ng masama? Ikaw ba na may takot sa Diyos? Bakit ka nang aalipusta ng kapwa mo? Na kami mga Muslim, hindi namin ginagawa sa inyo. Tingnan niyo yung diferensya sa amin at sa inyo. Hindi namin kayo pinapatulan dahil ayaw namin maging masama kami. Ayaw namin
Makasakit ng kahit anong salita sa inyo. Bakit yung ginagawa ko sa akin, binablock ko yung mga tao na kasasakit sa akin? Bakit? Kasi ayoko nang madagdagan yung magiging kasalanan ninyo. Kaya inaalis ko kayo, yung mga masakit magsalita. Hindi niyo ako kailangan. Sarili mo ang magtuturo sa'yo. Kung kailangan mo ako, tanungin mo ako, nandito ako sasagot sa'yo. Pero kung mumurahin mo ko, salamat na lamang sa iyo. Hindi ko kailangan. Pero kung gusto mo, pag-ainin ko kung anong mabigat na nararamdaman mo, bigyan kita ng kami. Bukod dalawang palad na sasaluin ka. Yan po ang Islam. Hindi kami nagturo ng anumang masama o makasasakit sa kapwa. Allah. Astaghfirullah. Paano pala sa pag-uwi ko by next year? Gusto ko magturo sa mga kabataan na kahit sa isang beses or every Friday sa amin, sa lugar namin, gusto ko magturo ng kabutihan paano paggalang sa mga bata. Ako ba inyong pagbabawalan? Para sa mga anak nyo, na wala kayong makikita na, o gusto nyo kahit kayo bilang magulang, panoorin nyo. Yun ay kung pahihintulutan nyo sa akin na ibigay ang pagtitiwala ninyo sa kabutihan na ituturo ko sa anak nyo, paano yun? Ipagbabawal nyo ba sa mga anak nyo na makarinig ng mabubuting salita na magiging kabutihan ninyo rin? Sabi ko nga, ang Panginoon ang gagawa ng paraan sa lahat ng bagay. At kailanman kami ay hindi bibitaw. Kami ay nakagabay lamang. Kasi hindi naman tayo kailangang mag-away-away dito sa mundo. Lagi lang naman mga Muslim ang pinagbibintangan kahit wala namang ginagawang masama. Lagi lang naman kami ang masama. Saan bang bagay nakita ninyo kami masama? Na magkaiba yung pumapatay sa hindi pumapatay. Hindi naman kami pumapatay. Yung mga kapwa Muslim ko, nakakaawa na lagi nyo sinasabihan mamamatay tao sila. Huwag naman tayo mambintang na mambintang. Kung alam nyo lang kung gano'ng kabubuti ang mga Muslim at totoong nananampalataya, ay Allah, huwag nyo namang isadlak ang inyong sarili sa kasalanan o mabuwag sa kasalanan. Wala silang ginagawa masama, wallah. Wala silang ginagawa masama. Sila yung naghila sa amin. Kami mga balikas na kung bakit kami nagkaganito. Kung bakit kami natutong lumuhod. Kung bakit kami natutong manampalataya. Huwag naman lahat. Huwag yung pasamain, Allah. Lahikarli. Islam, mapi haram. Hindi haram, hindi masama. Lagi na lang, wala na ba kayong tigil ng pagbintang sa amin, sa kanila? Kung alam nyo lang kung paano nyo marinig ang salita nila, napakalumanay. Sa lahat na nakakakilala sa akin, Allah, alam niyo kung gaano noon na malaki pinagbago ko ngayon na kahit kayo hindi makapaniwala. Lalo na ako sa sarili ko. Pero yung Islam, yung mga Muslim, karamihan Muslim na babae ang nag-guide sa akin bakit ako ngayon nandito.
Kaya wala kahit anong pagmamatahas sa kapwa ko. Huwag niyo naman na yan. Magkaroon kayo ng kasalanan dahil sa panlilibak sa kapwa ko Muslim. Wala silang ginagawang masama sa inyo. Allah, ya Rabbi. Mabubuti silang tao. Huwag niyo lahatin. Magkaiba yung pumapatay, nananakit sa mga totoong nananampalataya at may takot sa Panginoon. Allah. La hawla wa la quwwata illa billah ya rab. Astaghfirullah. Talagang promise ko. Talagang konting na lang. Magdadami talaga ako ng bagsak ng Quran dyan. And I promise, lahat ng maswerteng mababagsakan, kayo sa sarili nyo ang makakaunawa kung ano ang kagandahan ng Islam. Hindi mabigat ang pagtanggap sa puso ng isang tao na madaling makaunawa at makaintindi kung ano ang kabutihan ng pananalita ng isang tao, kahalintulad ng isang taong masama ang tabas ng dila. Yun po ang totoo. Diba, meron tayong isip, paano natin ihahalintulad ang isang mabuting salita sa masasamang salita? Ayan, nag-iiyak na naman po ako. Pero talaga kasi, hindi ko alam ha, pero alam niyo yun, ito siguro yung way ng Panginoon para isa ako sa tagapagtanggol ng Islam na mga Muslim, ng kapwa ako Muslim na lagi nyo na lang nililibak. Muslim na po ako. Huwag naman ninyo lahatin. Huwag naman kayong araw-arawin nyo na lang bintangan kami ng masama. Wala naman po kaming ginagawang masama. Na hindi kami nanakit sa inyo. Kung alam nyo lang kung gaano kasarap yung pakiramdam na may bumabalik sa amin, sumasama sa amin, magbalik Islam, yun ay pahintulot ng Panginoon. Huwag naman lagi natin idiin na kami ang masama. Magbigay kayo ng katunayan na pumatay sila, pumatay kami, ng terrorist kami. Kung ano ginawa nila, silang may gawa noon, hindi kami. Dapat sabihin nyo kung sino man ang gumawa ng pagpatay na iyon, sila ay may kasalanan sa Panginoon. Kung ikaw ay may takot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala o sa pinapanginoon mo, pero hindi, ikaw na kahit may takot ka sa Panginoon, sasabihan mo at bibintangan mo ang kapwa mo na wala namang ginawa, ibintang mo sa lahat ng Muslim? Bakit? 5 lang ba ang Muslim? 100 lang ba ang Muslim? Millions of Muslim. Pag sinabi niyong Muslims, Islam, buong Islam ang idinamay niyo. Hindi 5 lang. Kung sabihin niyong 5 Muslim lang, kung sino sila na nagbomba, hindi kami yun. Hindi kami kasali doon. Na sino mang gumawa ng masama ay may kasalanan sa Panginoon. Laban iyon sa kanilang sarili. Pero hindi kami. So ano pang pagpapahayag namin sa inyo para idiin niyo na kami lang Islam? Ang mga terorista? Allah! Allahu Akbar! Mahal po namin kayong lahat sa kapahintulutan ng Allah. Tinuruan kami ng Panginoong Allah na magmahal sa kapwa, kayo man ay galit sa amin o hindi.
mahal namin kayong lahat. Dahil kami katulad nyo rin na alipin ng Panginoon. Walang kahit sinong nakakalamang sa atin. Bakit? Lupa rin ang babagsakan nating lahat. Kahit pa ikaw ang pinakamayaman, pinakamahirap. Pinakamakapangyarihan na iniisip mo sa mundong ito. Sa lupa rin tayo lahat babagsak. Kaya huwag kayong mapang-api at mapang-mataas sa kapwa ninyo. Alhamdulillah, kami Islam at iyan ang katuruan sa Islam. Huwag kang maging mapanlibak. Matuto kang magpahumbaba. Huwag kang maging mapang-mataas. Yung pagiging mayabang, arrogante, alam niyo yon? Hindi sa amin yon. Hindi yun sa Islam. Dahil kami nasa baba lagi. Sa tuwing kami nagniniklod sa Panginoon, diyan mo makikita ang takot namin. Hindi namin gagamitin ang aming kakayahan o kung anumang meron kami dito sa mundo. Bakit? Dahil malaki ang takot namin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tiniiwasan namin makasakit sa inyo. Bakit? Dahil tayo ay pantay-pantay sa patingin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Walang isa man ang nakalalamang sa atin. Kahit pa ikaw ay isang makapangyarihang tao dito sa mundo na iniisip mo, magkapantay tayo sa linya. Magkaiba lang tayo kung anong nagawa kong mabuti at kung anong nagawa mong mabuti. Maaaring ikaw ang pinakamabuting tao dito sa mundo, ngunit hindi ka nagdarasal, walang silbi ang pagiging mabuting tao mo. Ikaw namang isang tao na laging nananampalataya sa Panginoon at hindi ka makagawa ng tulong sa iba sapagkat ikaw. Pero ikaw ay palaging nananampalataya sa Panginoon. Ikaw ay taos-pusong tatanggapin niya. Paano ang isang tao? Iyon ang pinagkaiba. Oo nga't ikaw ay isang pinakamayamang tao, tumutulong ka sa iba, pero hindi ka nananampalataya, hindi ka nananiniklohod ng pasasalamat. Ang pinera mo ay Diyos. Diba? Panginoon. Magkaiba yun. Kahit pasabihin ikaw ay walang kakayahan tumulong sa iba, ngunit ang pananampalataya mo ay nasa Panginoon. Allahu Akbar. Buong pusong tatanggapin ka ng Panginoon sa araw ng pagsusulit nating lahat. Bakit kami mga Muslim ay hindi natatakot mamatay? Dahil alam namin ang katotohanan at kami ay nasa tamang landas ng kabutihan. Dahil tinanggap kami ng Panginoon kung anong pagkakamali namin noon at andito na kami ngayon. Kaya tinan nyo, bakit mas madalas nakikita nyo ako umiyak? Habibi, أستنى لأن تاهت صبر شوية kung makikita nyo yun na kung nagising nga kay asawa yung pinagkaiba natin na nasa karamihan na laging galit na kami mga Muslim, hindi okay lang kahit wala na kayong gawin kundi magsalita ng masama sa amin. At nagbabato pa din kami ng mabubuting salita sa inyo. Na kahit galit kayo sumagot sa amin, sasabihin pa rin namin ang kabutihan ay sumainyo. At yung pagbati namin ng salam, kapayapaan, na minsan galit kayo, galit ang iba. Dahil hindi nyo pa kasi nauunawaan kung anong kahalagahan ito.
Alam nyo, darating ang araw, napahahalagahan nyo din yung buhay nyo dito kapag ka meron ng pagsubok na ipinagkaloob sa inyo ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na sa tingin nyo ay kailangan nyo siya. Meron kasing nabibigyan ng pagsubok ng Panginoon, nakakaalala lang siya sa Panginoon kapag ka may problema siya. At kapag naigawad na ng Panginoon ang kanyang pagtulong or paglutas sa isang problemang iyon na ipinagkaloob at ibinigay sa kanya, siya ay muling makakalimot sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ba? Bakit ako umiiyak? Kasi may time na masakit na sobra para sa amin, para sa akin. Nawala na ba nakita kundi ang mga Muslimang masama? Sabi ko, siguro ito yung way ng Allah. Bakit ako ginawa? Bakit niya napili para maging Islam? Para mas maunawaan ang karamihan kung anong kabutihan nito meron. Nakakala nyo masama kasi hindi nyo nauunawaan ang salita. Nung nakita ko yung Quran 14 verse 4, doon ako nagsimula magpahayag ng salita ng Quran sa Tagalog na pamamayag upang inyong lubusang maunawaan na hindi ipinagbawal ituro sa Islam ang Tagalog dahil ito ang salitang inyong naiintindihan. Alisin nyo yung galit ninyo sa puso ninyo sa aming mga Islam or sa kapwa ko Muslim. Kung may takot kayo sa pinapanginoon ninyo, maging mabuting tao kayo. Ipahayag ninyo ang kabutihan na makatutulong sa kapwa nyo. Huwag kayong magturo sa kapwa nyo na magiging kamuhaan nila sa kapwa nila. Dahil hindi iyan kalulugdan ng Panginoon. Magturo kayo ng makapagpapagaan ng loob nila, paano magtuturo sa kapwa, paano ka maging mabuting tao. Huwag kang magturo ng bawat salita na makasasakit sa kapwa mo, dahil ito'y maaaring tularan ng iba. Huwag kang magturo sa kapwa mo na makasasakit sa puso ng kapwa mo. Bakit? Dahil ang katurong iyon ay bumabalik din sa iyo. Hindi mo alam, nagtuturo ka ng makasasakit din sa sarili mo. Dahil mali ang katuruan mo. Isipin mo muna yung salitang bibigkasin mo bago mo sabihin sa kapwa mo na sila ay masasamang tao. Tingnan mo muna kung anong kabutihang nagagawa nila bago mo sila husgahan. Dahil walang sino mang tao dito sa mundo ang may karapatang humusga sa ating lahat. Tanging ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga tao dyan na wala nang ginawa kundi husgahan yung kapitbahay, pansinin yung gawa ng iba, iwasan niyo po yun. Dahil kapag ka ang araw ng kamatayan ay dumatal sa inyo na wala kayong ginawa kundi pag-usapan yung buhay ng iba, pag namatay kayo, maaalala nila, number one yan chismosa . Number one yan sa pag-o-open ng mga chismis dito, buti nga namatay. Hindi niyo naisip? Pag ako namatay. Namatay na si Sister Ramla, siya yung namamahagi ng salita ng kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Umingiti ako sa libingan ko kasi naaalala niyo yung salita ko. Allah. Na hindi ako nagsalita kahit isang masakit na salita sa inyo. Isipin niyo yung pinagkaiba ng masamang salita sa mabubuting salita. Allah, huwag nyo kaming gawing masama. Hindi kami masama. Tandaan nyo po yan. Sana po nagkaroon tayo ng konting linaw at doon po ulit sa mga nalilibak sa amin, ipinagdarasal po namin kayo na ang kabutihan ay sumainyo at gabayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-unawa ng kung anong kagandahan mayroon ng Islam. At maraming salamat po sa mga nakinig at pasensya na po ulit at talagang sobrang emotional ko. Salamat po. Salamat.